sisimulan na po natin ang ating paggawa ng ating do-it-yourself banana peel fertilizer. So, ano pong kailangan natin? Ayan, meron po akong naipon na apat na banana peel. Ito, yung ating balat ng saging. Ayan. And, bukod po dyan, meron po tayong ito po, yung pinaghugasan po ng ating bigas bago natin po siya lutuin. Di ba po, hinugasan natin yung bigas. So, ito po yung ating pinaghugasan. Ayan. Plus, syempre, kailangan din natin ng container na paglalagyan ng ating finished product. At, syempre po, kailangan po natin ng blender. Ayan. So, atin na pong simulan. Ayan. Initially, gagawin po natin, ikakat po natin, tatanggalin lang po natin yung dulo ng ating balat ng saging. Ito po, hindi na po natin ito isasama. And then, ikakat po natin. Ayan. Kailangan natin ng gunting para po ikakat ng maliliit yung ating banana peel. Ayan. Yung ating balat ng saging. Guys, napakaganda po nito mapa-indoor plant or mapa-outdoor plant. Kasi po, di ba po yung ating indoor plants, kadalasan po, since hindi natin na anuhan ng sapat na araw, sinag ng araw, nagiging dilaw po siya. Pero, papakita ko po sa inyo mamaya yung aking indoor plant. Ang ganda po niya guys, dahil sa nutrients na nanggagaling dito sa ating banana peel, nagiging mas green siya, tapos nagpo-produce siya ng mga panibagong dahon. So, ibig sabihin, napakagandang source of nutrients sa mga halaman itong ating banana peel. Ayan, napakaraming sustansya pong naibibigay. So, ayan. Ayan. O, diba guys, instead na itapon natin sa basurahan, then much better gawin na nating pampataba sa ating mga halaman. Sa halaman, sa gulay, lahat ng ating tinatanim po. Tsaka po, hindi po siya fertilizer na artificial. So, meaning, maganda siya, maganda sa katawan. Kaya, ang dami po niyang benefit na makukuha sa kanya. Okay, so tapos na po ang ating hiwa-hiwa or yung pagkakat ng ating banana peel into smaller pieces para mas madali po siyang ma-grind. So, ito po, lalagay na po natin dito. Ayan. Plus, ang pinakatubig po natin ay yung ating tawag dito, yung ating pinaghugasan ng ating bigas. Ayan. So, ilalagay lang po natin yan, ganyan. Ayan. Pansin nyo, may mga maliliit po na ayan. Nakalagay sa kanya po. So, ito na nga guys. So, ganyan lang siya kasimple. Ngayon, gagawin natin, sisimulan na natin siyang i-blend. Ayan. Papakita ko sa inyo mamaya guys yung aking halaman. Kung gaano ba kaganda yung aking halaman na inaalagaan dahil dito sa fertilizer na po. Ayan. Since medyo concentrated siya at masyadong apat kasi yung nilagay ko, pwede po natin kung kulang po yung ating nilagay na pinaghugasan ng tubig, pwede po natin siyang dagdagan pa ng konting tubig para po tawag dito, madali siyang mag-grind at saka para po pag dinilig natin siya, medyo hindi siya masyadong malapot. So, kailangan medyo parang kung gumagawa po kayo nung ng blend, yung bine-blend natin na fruits, fruit juice, yung mga ganun. So, parang ganun lang po yung niya, texture ng ating kalalabasan dapat.
ating finished product. Ayan. Okay. So, ito na nga, guys. O, yan. Okay. Medyo super lapot pa rin siya. Dadagdag po ako ng konting-konti pa pong ano, tubig. Ayan. Kailangan lang, guys, ano, pinong-pino yung pagkakablend. So, ito na nga, guys. Ayan. Ito po yung tamang texture. Ayan. Atin na po siyang ilalagay sa ating mga, sa ating lalagyan. Ayan. So, ako, may mga naka-preserve ako nito para sa tuwing nagdidilig ako. Kagandahan nito, guys, hindi natin everyday pwedeng, hindi natin gagawin everyday. So, we can just do it like every 3 days or 4 days. Ganyan po. So, ayan. Ito po yung aking dating nagawa pa. May natira pa po ako. Ang gagawin natin, ihalo lang natin yung ibang natira na hindi kumasya sa ating container. So, if kung ako po sa inyo din, para tawag dito, para madali po tayong makapagdilig, ito po, meron po akong DIY din. Ibig sabihin, kinat ko lang din siya para pagka pinour natin dun sa halaman natin, may maliit na bibig po siya, hindi siya natatapon. Ano po? Ilalagay lang natin straight dun sa vase, dun sa roots ng ating mga halaman, tapos ipupour po natin ng ganyan. Kaya meron po ako nito. Ayan. So, itademo ko po sa inyo kung paano ko po natin gagawin. Okay, kukunin ko lang po yung aking halaman. Ayan. So, guys, ito yung aking indoor plant. Kung mapapansin nyo po, napaka-healthy po niya. Ayan, ito po yung snake plant. Napaka-green po, hindi nyo po siya makikitaan ng brown. O yung tinatawag natin na nagiging brown siya. Plus, ang kagandahan, guys, pansin nyo po ito. Ayan, nagpo-produce po siya ng bagong mga leaves. Ibig sabihin, super healthy po niya. Pansin nyo po dito sa kabila, meron din po. O, diba po? Ayan. For an indoor plant, mahirap po siyang i-maintain for like years. Kasi nga po, ano siya, bihira po makahalanghap ng vitamin D from the sun. Plus, pag nasa loob lang ng bahay, nagiging weak po yung ano niya. Kumbaga kulang na kulang sa nutrients. So, that's why we have to do some alternative para po ma-prolong po yung life ng ating mga halaman. So, what I'm going to do, i-demonstrate ko po sa inyo kung paano ko po siya lalagyan. So, ang gagawin lang natin, ilalagay natin sa bandang roots, ayan, ng halaman yung ating ingredient. Ay, ito po yung ating fertilizer. Ayan. And then, so, ganyan na po siya. Since may tubig na po ito, so, no need for water na. Yung hindi na po natin kailangan, lagyan pa, diligan pa ng tubig. Okay? So, yon. Ganyan lang po siya kadali. And guys, even sa ano po, kahit po sa inyong mga gulay-gulay na tanim, napakagandang fertilizer po nito. Actually, natutunan ko po ito sa aking isang kaibigan na nagtanim po siya ng kanyang sariling mga tawag nito, nagtanim po siya ng kanyang sariling mga tomatoes, potato, tsaka iba-iba pang mga plants and vegetables sa kanyang sariling bahay. At guys, nagbubunga na po yung kanyang mga ano, kamatis. Tapos may mga root crops din siya. Meron din po siyang mga sweet potatoes, patatas, chili. Which, and ayun, I found out na napakagandang source of ano po ito. Vitamins ng halaman, fertilizer, and it's very natural. Wala po siyang added na artificial. So, kaya napaka-healthy po para sa ating lahat, para sa ating halaman, at para din po sa ating mga gulay na ating kukuam, na ating pong i-harvest kung sakali po sa ating mga backyards. Ayan.
So ayan, kung magustuhan niyo po itong video na to, just keep on sharing po. Subscribe, like, and share para po makatulong din po tayo sa ating ibang mga kababayan para hindi na po sila bumili ng gulay, magtanim na lang po sila sa kanilang paligid tsaka yung mga halaman. At kahit paano po makakatulong po sa ating health din na kahit na hindi na natin kailangan bumili ng gulay sa labas na ginamitan ng artificial na fertilizer. So sariling bakuran, sariling fertilizer, and it's good for our own health. Ayan. Bye-bye po!